Lý là mà Của xem. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang kamagandang tanghali sa ating taga-subaybay, Luzon, Visaya, Mindanao. Sa ngalan ni P. Nicodemus, darating na ho siya dahil nalit na nasa top avenue. At sa hapon na ito ay meron tayong by Zoom interview ang ating Police Colonel CIDG, si Melissa Bruno. Okay? Habang hintay natin siya at meron tayong isang coverage last Saturday ang ROTC with Colonel Ferdinand Gan ng Philippine Army Reserve Officer. Mamaya ho, unahin natin ang ating interview portion by Zoom. Magandang tanghali sa ating taga-subaybay, Luzon, Visaya, Mindanao. Okay? Hello, CIDG, Police Colonel. Magandang tanghali po. Yes po, Sir Carlos. magandang hapon ho. Colonel Marisa Bruno is correct o mali? Tama po. Okay. Tama po. Magandang tanghali ho. Napakagandang hapon na ito dahil kayo nakapiling sa aming Chinoy Public Service, kakampi online every Tuesday, Wednesday, alauna. Kaya na, meron dito ilang mga katanungan ang ating panauhin na regarding na sa darating ang ating eleksyon ay nakahanda na ating mga CIDG. Ano ang function CIDG? Kasi meron iba hindi alam ano ang function ng CIDG. Opo, Sir Carlos at mga sumusubaybayan po ng ating program. Magandang tanghali po sa lahat. At para po sa kabatiran po no ng ating mga nakikinig at sumusubaybay, ang ating CIDG or ang ating Criminal Investigation and Detection Group ay ang pangunahing pong tagkapagsiyasat ng PNP. Meaning po, pagpatungkol po sa pag-imbestiga, tayo po ang pangunahing unit po ng ating Philippine National Police. Ayun. Sa ngayon, may ilang taon na ang ating na CIGG, ang ating istorya, dahil matagal-tagal hindi tayo nangamit. Ilang taon na ang CIGG as of now? Ma'am? Po, tayo ay matagal-tagal na rin po sa ating pagkakaroon nitong CIDG, no? Simula pa po nung ating INP. Nako, medyo ako'y nabigla at aking ngayong nire-recall ang particular na taon, ano po, na tayo'y nagsimula sa dito po sa ating unit po. Pagpaumanhin niyo po, babalikan ko at sasagutin ko ang tanong niyo mamaya. Ah, ano po, iba pang... Ah, iba tanong na lang, ha? sorry. May utang ako ngayon, sir. Oo. Marisa, may katanong tayo. Sa ngayon, nagtatanong ang ating mga OFW program ito. Sa ngayon, ang ating CIGG, puro mga malalaking kaso tinatanggap ninyo o mga minor? Tayo po ay ang ating pong kasing mandato no po
ito po ay nasa sakop. Ang tama kayo, sabi nyo ay malalaking mga kaso. Yun ang ating pinagkaiba po sa mga lokal po nating tanggapan po ng pulisya. Tayo po dito sa CIDG ay particular dito po sa paghuli ng yung mga wanted persons po, ano? At gayon din po, meron po tayo sa mandato natin ang kampanya natin sa mga bawal na at illegal na mga armas, mga baril. At gayon din po ang mga patuloy na gusto at nagsasabotahe po sa ating ekonomiya. Siyempre po nakapaloob po dito ang mga nasa sangkot ay yung mga tao na hindi po, kumbaga, maaring mataas ang mga katungkulan at talagang nasa sakop niya na malaki po ang nasa sakop ng mga kriming ginagawa po nito. Colonel, may katanungan. Dahil nandito ang ating kapartner, si Faye Nicodemus, ang ating co-host. Sandali lang. Apo, magandang tanghali po, Ma'am Faye. Opo, ma'am. May katanungan mo siya. Live tayo, ha? Live tayo. Okay. So, wait lang. So, si Bruno. Okay. Matrapik kasi. Traffic? Hello, sir. Ma'am? Opo, magandang tanghali po, Ma'am Faye. Magandang tanghali po. Narinig niyo po ako. Buksan mo mo. Opo, malinaw po. Okay, so kamusta na po ba ang ating si IDG ngayon? Ay, opo naman po. Ang ating CADG sa ngayon ay masasabi nating mataas ang moral ng ating mga personal po. No? Ito po ay sa puno ng ating putihing director po, Police Major General Romeo M. Caramat Jr. po. So, ma'am, ano ba mga proyekto natin ngayon sa CIDG? Tayo naman nga po, no, alinsunod sa ating mga sa mandato, na gaya ng nabanggit ko kanina, no, particular po ito sa mga patuloy nating pagtugis sa mga wanted persons. Nandiyan din po ang patuloy nating kampanya at pag-intensify dahil nga po nalalapit ng eleksyon, ano po. Patungkol po sa mga illegal na armas, ang mga nagkalat po ng mga hindi lisensyadong mga armas, ito po ay isa sa focus nga natin po ngayon. Binibigyang malaking focus po para maging tugon po natin sa matahimik na eleksyon itong darating na October. Gayun din po ay patuloy din po natin na nakasama sa ating mga programa at patuloy na mandato. Ito pong pag-operate natin laban sa mga economic saboteurs po natin. Ibig sabihin, yung mga produkto, mga gamit na hindi lisensyado at patuloy na kumakalat po sa merkado. Ito po yung mga smuggle po na mga items po na nagsisikula sa ating merkado at patuloy na merong mga kababayan po tayo na nabibigyan pa rin po. Opo, ilan po ito sa mga programa po natin? Iyon. So, pero siyempre, ngayong eleksyon ay ito malapit na po. So, handang-handa na tayo. Gaano ba kahanda tayo dyan? Opo naman po, no? Ang ating PNP sa kabuuan ay handang-handa na. At ngayong araw po ngang ito, nagsimula po ang isang activity sa patungkol po dito sa nalalapit na election kung saan ngayon po ang pagsimula ng kampanya. Tama po ba, ano? Opo. At halos sa mahigit 10 araw na lang po ay darating na ang ating pinaghahandang election. Dito po, gaya ng PNP at sa CIDG, tayo po ay susuporta na hangarin po ng PNP at may mga tinalaga din po tayo na mga personnel, mga tao po na kung saan, particular po sa investigasyon, na kung saan din nga po ay tayo magbibigay ng assistance sa ating mga lokal na kapulisan para sa pagsasagawa po ng itong security para sa election po.
So ma'am, pa, ano ba magkapareho ba kayo ng ano, ng PNP? NBI, magkakasama rin na kayong yan ngayon. Opo, ito naman mo ay pang kumbaga ito ang tinatawag din natin na ang pagtugon natin dito sa pagbibigay ng seguridad sa eleksyong ito at national na activity po ito at diba po ay buong gobyerno po. So kasama po natin ang mga iba-iba pang law enforcement po. Opo. So sige, si ano naman? Kenel, magandang nabalo kaya. Dito may ilang katanungan. Sa ngayon, marami ba ang pahinang complaints sa inyo regarding yung mga cybercrime? Mayang kumakalat mga scam? Dumadami ba complaints sa inyo? Meron po tayo, opo, no? Patuloy naman tayong tumatanggap ng mga complain patungkol dito, bagamat po sa pagkakataon pong ito dahil po nakapag-establish na po ang PNP ng isa pa nating unit. Ito po ay ang anti-cyber cybercrime group po natin, no? Parang CIDG. Kaya kung ang ating kung ang pinapalooban ng ganitong krimen like yung investment o scam ay patungkol po sa cybercrime po pumapasok, ito po ay doon po sa particular na unit. Pero ganun pa man, ang ating CIDG ay patuloy pa rin pong humaharap, tumatanggap po ng mga complaint doon sa mga aspeto po na sila din po ay na kumbaga sabi nga natin naloloko o nai-scam po. Mm-hmm. Pero ma'am, kasi ngayon sabi nga yung sa mga OFWs kasi trafficking, mm-hmm. Di ba? Medyo pangalawa daw tayo ngayon sa paggamit ng mga social media pagdating sa usapin ng trafficking in person. Ano po masasabi niyo diyan? Yun nga din po, no? Nakalulungkot. Nakalulungkot dahil nga po siguro nga po tayong mga Pinoy ay isa ito sa talagang ating gamit na platform po, no? Opo. Sa tayo yung ipag-agnayan sa ating pamilya at hindi rin po natin maiisantabi na malaking factor din po or kadahilanan na nagagamit ng mga pasensya na po, ng mga nais pong manloko. Diba po? Kaya po sana dito po sa pagkakataong ito, kung mangyari man ho na merong mga nakikita sila o particular lumalapit sa kanila, sana po ay magpapanuri po. Totoo yan. Anuman pong transaksyon, sa anuman pakikipag-usap, siguraduhin po o bigyan ho nila ng pagkakataon ang kanilang sarili na itong kanilang mga katransaksyon o ang ipinapakita or maaring nagiging basihan para sila yung mainganyo, no? Mm-hmm. Ay bigyan pagkakataon para i-verify din. Yun, at oo. Wag po tayong siguro wag maging parang pabigla-bigla or mabilis ang pagdedesisyon para po sa pangakong malaking kapalit na mm-hmm. na diba po na balik ng maaring inyong i-invest mm-hmm. or diba po o mabilisang ano pagbalik ng pera malaking halaga dahil ito naman po ay kanilang pinaghirapan. Colonel, sa kabuuan ng inyong imbestigasyon at ano ang pinakamarami niyong iniimbestiga? Anong kaso? Sa kabuuan lang po. Sa kabuuan po. Mm-hmm. Marami ho kasi tayo, no? Sa ngayon, isa sa mga focus nga po natin ay itong patungkol sa mga illegal na armas. Yun. Uh-huh. So, sa ating pag-asagawa ng mga pag-implementa ng mga search warrants, alinsunod po dito ang ang pagsampa ng kaso. Gayun din po, marami nga rin po na patuloy ding lumalapit, tumudulog sa atin at humihingi ng tulong dyan nga po sa sinasabi nating mga investment scam na pumapaloob po dito sa mandato ng CIDG. So, kaya ho masasabi nga natin na kahit tuloy pa rin ang ating pakiusap at pagpapaalala sa ating mga kababayan, marami pa rin po ang masabi natin na nahuhulog pa rin ho sa mga
Magagandang pangako po. Mm-hmm. So, meron ba kayong mga training o para mga videos, information dissemination para sa ating mga kababayan na na-develop nyo ngayon? Meron na po ba kayong mga ganon? Kasi pwede natin ipakita dito eh, di ba? Sa ngayon po, ang ating pagsasanay po, ito po ituloy-tuloy, no? Particular sa pag-enhance ng mga kaalaman at skills ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy naman po ito. Tuloy-tuloy po ito at ito po ay pangunahing hangarin ng ating director. Gayun din po, dito naman ho sa pagkakaroon po natin, no, na paggamit ng social media ng ating mga drama, may pagkakataon po tayo na meron po tayong nailalabas tulong sa yung official Facebook po ng CIDG sa ating website. Mga ilang programa na po pwede po nating yun nga po ginagamit po. May mga ganito naman din po tayo. Yon. So siguro ma'am manghihingi kami diyan, papupuntahin natin si ano no, itong aking ano no, si Sir Chinoy para makahingi kami ng mga videos, pwede namin ipaano dito, di ba? Medyo oo, di ba ma'am? So yun ang pwede namin maging contribution sa CIDG. Maraming diba? Salamat. Yan. So, may katanungan pa. Pwede matanong sa katanungan. The moment yung mga ganyang kaso na huli ninyo, agad-agad kinukulong lahat o dadaan pa sa fiscal muna bago tayo pwede ikulong mga malalaking kaso. The moment na huli, di ba, may warrant arrest dahil malaking kaso, direct kulungan na sa CIDG? Tama po. Pag ito po ay ang ating sabi nga inaresto ay by virtue ng warrant of arrest, ito ay akusado, ito po ay diretso po dito sa kustodiya ng CIDG. At bagamat may ilan po tayong proseso at pamamaraan sa pagkandak po ng investigasyon, hindi naman din po lahat ay immediately agaran po nating kailangang arestuhin. Ayun, ganun pala yun. So, kulong kaagad yun kung wala talaga mga piyansa, ganun po ba yun? Tama po. Ang magiging proseso po nun, kapag ito po ay subject nga po ng warrant of arrest, yung panahon po ng ating warrant po, no, ay ibabalik po natin sa korte at hihintayin po natin ang commitment order po na sila din po ang magbibigay para po mailipat natin ang ating naaresto sa kaukulang kulungan po kung saan sinasaad po ng korte. Okay. Sabi dito, may nagsasabi dito, ang bata-bata mo pa daw, ma'am. Ay, hindi po. Ito nakikita ko litrato. Hindi, pasensya na po. Hindi po ako bata-bata. Ako bumagsak ang ating connection. Pero hindi ko nga po alam kung saan nakuha ito ni Sir Carlo. Pero ikaw yan, ma'am. Tama po. Ay, kaya pala nag-comment sila eh. Opo. Ito po ay nung ako'y nasa Manila Police pa po. Ito yung litrato. Pero mo, ganyan pa rin yan. Di pa naman masyadong matagal. Anyways, maganda. Alam mo, nag-comment agad yung mga nanonood. Batang-bata pa. O sige, at Chinoy. Okay. Kaya na, total, dito na. Mahirap ka hanapin eh. May katanungan sa ngayon. Kulang kayo sa mga tauhan o karagdagan ng mga agent nyo. Hindi kayo nakukulangan. Mga pwede i-announce natin sa ating Kakampi TV program para sa inyo. Gaya ng nabanggit ko, no, pagdating naman po sa administratibong aspeto ng CIDG, bagamat nga po may kaunti po lang na kakulangan tayo pagdating sa personnel, syempre, base sa aktwal at yung ano natin, pero patuloy naman na nakakaganap ang ating CIDG po sa kanyang tungkulin at hindi man ho mapadali, hinihigitan po natin para po sa ating mga kababayan. Yon. So ibig sabihin eh talaga pare-pareho din naman. Basta magtatrabaho, 'di ba? Mahirap ba? Kasi dati ka nang nasa kapulisan, no pa, no ma'am. Opo. Oo. So ngayon medyo na iba. Ano kaibahan nitong CIDG to PNP tapos NBI, WPD, ano po bang kaibahan ng CIDG sa lahat? Siguro po no, makumparan lang natin within the PNP, gaya po na nasabi ko kanina,
kumbaga po ang ating CIDG ay may kaibahan po patung kumpara dito sa mga nasa local natin. Ito pong sinasabi nating mga local ay yung mga nasa munisipalidad, nasa mga rehiyon. Bagamat ang CIDG po ay nationwide din po ito. May mga regional offices hanggang sa provincial unit po ay meron po tayo. Meron lang pong particular na mandato ang CIDG. Ito rin po yung kaninang aking nabanggit at hindi tulad po ng sa local natin na talagang kumbaga sila po ay makikita nyo, sila po yung nakikita nating halos kasama natin sa bawat araw-araw, nagpapatrolya at kadikit, maari ng ating barangay, ng ating bahay po. Ang CIDG din naman po natin ay meron din po pero sa level po ng region at ng provincial po. Okay, so ganun din. No? Mama, the last question. Yung CIDG natin may connection to the Interpol sakali kung may, di ba, hinihuli natin yung pala outside of the country. Meron kayong connection to information to international police? International. Tayo naman po, no, may pakikipag-ugnayan, may mga pagkakataon po na ang ating pong Interpol ay nakikipag-coordinate din po sa CIDG at sa PNP as a whole para po sa anumang tulong na maaring maibibigay po natin. Ano po? At kung may pagkakataon at kailangan po ang CIDG, tumatalima naman po tayo. So, kanina may nagtatanong, sabi babae ang nasa ano CIDG PIO pa, no. So ma'am, anong kaibahan daw noon? Ano daw ang kahirapan? Kung babae ba o lalaki, mahirap ba diyan sa tungkulin mo, ma'am? Hindi naman po, ma'am. Ayan, makinig kayo. Opo, tayo naman po kahit sa ating mga yung mga ating opisyales o mga jefe natin o sabi nga ang police ay yan po ang boses ng PNP. Di ba po? Opo. Katulad lang po namin, may mga particular po na talagang itinatalaga bilang tagapagsalita o public information officer po ng bawat tanggapan. Mm-hmm. Pero para po sa pangkalahatan, ang bawat pulis po na inyong makakaharap, nawa po ay nakikipag-ugnayan sa inyo ng buong sinseridad at syempre po patuloy naman po kami na ang tapat na paglilingkod ay isang ano po yan, isang paraan po ng pagiging pagbibigay boses po sa PNP. Yun. So ibig sabihin lang yan, ma'am, walang kaibahan ang babae o lalaki sa mga posisyon na ginagampanan ninyo ngayon. Ano po? Ay, tama po tayo, opo. Oo. So, doon sa mga nagtatanong sa atin, pareho lang po yan, pantay lang po yan, di ba? Minsan nga, mas magaling pa kami, ha? Joke. Kasi, parang nagugulat sila, pag nasa ganyan, dapat lalaki, di ba? Yung mga ganon. Okay, sige, Chinoy. Advance congratulate, ha? Melissa Bruno, dalawa papel hawak mo. As of now, you are the budgeting. Dalawa office mo daw eh. Bali, hindi na po ako sa ating budget, pero pinagkatiwalaan din po tayo ng ating director bilang para mamuno doon sa ating women's and children's complaint. Iyon. Kasi ako ma'am, yun. Na medyo pagdating sa usapin ng kababaihan at kabataan, ayan, nandyan po tayo. Ganun po talaga, ano po? Oo. So, bilang babae, ito, nakikipag-tsikahan itong mga kasama natin. Eh, bilang isang babae, ma'am, gaano ba kahirap ang trabaho nyo dyan? Sa pangkabuuan po, bilang polis, masasabi naman natin na siguro pagdating sa hirap, it's a challenge po, ano? Hindi lang po sa akin, bilang ako'y babae, kahit po sa mga kalalakihang polis natin, hindi ho biro nga itong profession na ito. Uh-oh. At sabi nga po no na ang nasa critical o masabi nating hindi natin laging ma-assured ang kasiguraduhan ng bawat isang police dahil po nandito kami para mag-offer ng seguridad sa ating kababayan. Safety, diba po? So ganun pa man para patuloy naming sinisigurado na kami ligtas at para maibigay po namin ang kaukulang serbisyong
servisyong maayos po sa ating kababayan. So, isa pang araw-araw po, ang ating pagtatrabaho ay tuloy-tuloy lang. Tinatanggap natin na ito ay pang-araw-araw na challenge natin. Oo. Kasi kailangan namin talagang nahan dito para po sa inyo. Iyon. Chiray, meron pa? Wala na. Okay. Pero tama. Hindi, ang isang sinasabi nga natin ay, ito, ngayon ang huling-huli, ito, huling issue to nung ngayon eh. Kasama ba ang CIDG, siyempre, of course, doon sa usapin ng hazing? Ng hazing? Oh. Ano po? Wala pa po ako information po, no? Particular. Dito po. At sa humahawak po natin na unit po. So, wala pa particular doon? Opo. Okay. So, ma'am, meron ka bang sa Kakampi Online, ano pa yung pwede naming maging tulong o ano ba ang pwede naming gawin para kami ay makatulong sa mga taga CIDG? Opo. Unang-una po, no, maraming salamat po sa pagkakataon. Itong pag-aniyaya po at pagbibigay ng pagkakataon na makapagsalita po kami para sa inyong mga taga-subaybay ay napakalaking suporta po at hindi lamang ho sa CIDG ito. Para po sa PNP, ang pagpapaalam po natin na tayo dito sa CIDG ay laging handa na tumanggap at mag-assiste sa ating mga complainants. Ano po? Maaring nais idulog para ho mangyari man na ito man ay sa CIDG o sa ibang himpila na ito po kami para kayo assistihan po at maaring bigyan kaalaman kung paano din kami makatutulong sa maaring kaso or complaint na inyong gusto ihain. At ito nga po ang patuloy na ganitong pagsasalita namin sa mga programa po na katulad ng sa inyo ay napakalaking bagay po. Malaman ng ating kababayan na narito ang CIDG ninyo, patuloy pong gumaganap sa aming mga mandato, patuloy at sisiguraduhin na patuloy na tapat at maayos sa serbisyo para sa ating kababayan. Sa pangunguna nga po ng ating director, or is Major General Romeo M. Caramat Jr. Yun. At syempre, congratulations pa rin sa iyo, Mama, at maraming nanood sa iyo, ha? Oh. Di ba? Pero, Mama, ang tanong, ang sinasabi nga lang namin, siguro kami ang ay maitutulong namin, yung mga information, dissemination nyo po, pwede namin dito ipa-alam, na po? Opo. Ay, napo, salamat po. Opo. Kasi alam mo naman na medyo yung iba, halimbawa hindi sa inyo ha, medyo bumababa ang moral ng iba eh, di ba? Pero dapat itaas natin 'yan dahil yan ay atin, ano. So may tanong ka pa, Chinoy? Kernel, para di maabala sa next na ano, kasi meron pa kami ipapalba sa AFP program. Next time, baka mahirapan kayo kasi maiksing oras namin eh. Every Tuesday and Thursday. Sana mahagi na ulit kasi kulang na kulang kami sa oras eh, okay? Thank you. Meron kayo panawagan sa ating mga taong bayan at ang iyong number, makokontak ang ating CIDG? Hindi. Yung CIDG number na lang. Oo, yung PLDT. Or hanapin na lang natin yung kanilang ano, ano? Oo. Siguro, yung ang pupuksan na lang nila yung website, no? CIDGP na website. Tama ba kami, ma'am? Oo. Tama po. Meron po tayong website, meron po tayong official Facebook po na kung saan doon po ay maaari po kayong dumulog at mabibigyan naman din po ng anumang koordinasyon o pakikipag-ungayan po na kailangan po ninyo. Yan. At siyempre maraming pong salamat. Yan po si CIDG PIO Police Lieutenant Colonel Marissa Bruno. Maraming pong salamat. Thank you, ma'am. Salamat po sa pagkakataon. Ingat po tayo. Bye-bye. Okay, salamat po. Ayan. PIO Colonel Marissa R. Bruno. Paalala muna tayo mula sa ating impilan. Of course, nandito pa rin tayo sa Chinoy Public Service. High Precision Diagnostics is not just any lab. It is a diagnostic laboratory that is at par with international standards. There are over 20 branches and more than 1,000 medical professionals and staff.
It is the biggest and the leading laboratory that elevates the standards of the industry, catering to 5 million tests per year. They value constant and continuous improvement in their systems and focus on the quality of their results. Because everybody deserves high-quality healthcare. Ayan ang ating Sincerity. Sincerity Cafe and Restaurant ay matatawagan sa mga numbers kung gusto yung order. 841-9990, 841-9972. Okay. At syempre ang Sincerity ay matatagpuan sa iba't ibang dako ng Kamaynilaan. Meron sa Mandaluyong, meron sa San Juan. Ang Binondo, ayan po, ang 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. At pero sa Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. Meron din sila sa ground floor, Lucky Chinatown Mall, Binondo. At meron din sa Little Baguio, San Juan. Meron din sa Robinson's Magnolia, Quezon City. At SM Mega Mall sa Quezon City. Yan. Sige, ang sarap niya kumain, ha? Yan, nakakagulat ang mga kuya niya. Okay, at siyempre ang tubig natin, ayan. Okay, ang ating Absolute Pure Drinking Water, pang family pack na at meron din pang personal, pang sports pa. I love this water. Ayan. Ayan at Absolute Pure Distilled Drinking Water. And next natin ay ang ating, ayan, nakita naman ninyo ang ating plug carrier, ang Philippine Airlines. God bless Manila. Next natin. Okay, ayan. At ano-ano pa mga ibang reports ni, ano? Yung event natin last Saturday. Mm-hmm. May event last Saturday, alin dito? Yun si, ano, sa... Ayan. Sa yan, Philippine Christian University. Nandiyan lang this time, yung National Defense Deputy si... Ano ba yun? Ito? National Defense. Okay, ito yung nangyari sa headquarters ng NCR Regional Committee, Community Defense Group, Reserve Command, ang Philippine Army. So, Philippine Army yan. Okay, closing ceremony ito ha, ng PRG at NCR LEG 2023. Ang mga nasa official hindi talaga ito maganda. Ang mga official guest list ay, ay si Honorable Richard Bachman, ang chairperson ng Sports Gohas. Senator Francis Tol N. Tolentino, siya ang senator ng ating Republic of the Philippines. Yusek Pablo M. Lorenzo, sa ano naman to ha, representative of Honorable Gilberto Teodoro. Ayan, siya, DND, yan. DND, yan. Oo. Honorable Dr. J. Prospero de Vera, chairperson ng CHED. Ayan, si Sen. Tolentino, Senator Tolentino. Nakausap mo ba, si Senator? Next. Asik Henry Robinson. Umingay. Okay, dito na siya sa Assistant Secretary of Strategic Plan and Program, DND. At Dr. Julieta M. Paras. Ayan din, kasama din. Siya ang Regional Director, CHED NCR. Brigadier General Doroteo Jose M. Halandoni. Halandoni. Ayan, ayan ba dyan? Alin dyan? Nasa kanan. Okay, nasa kanan at kaliwa namin, di ba? Okay. At yung si General Romulo Manuel J.R., yung kabila.
Siya yung sa Commander Rescom. Yeah. Colonel Henry D. Estuesta. Yan. Yan ba? Ay, si Gayan eh. Chief of Command Staff AFRC. Export. Ito sa Commission ng Olympics sa may, yun, di ba? May nakasulat. Si Richmond ba? At syempre, Joseph, MGen Joseph Perus Quizon, Commander NAB Rescom. Colonel Ferdinand Ray G. Ga. Yan. Siya yung group commander ng NCRRCDG Rescom. Colonel Purante Baterina, commanding officer 1st Arsene PAF. Okay. Diba? Philippine Armed Forces. Okay. Captain Junmar Sales, commander of NRCN NCRPN. Engineer Reynaldo Ramos, ang presidente ng Technological University of the Philippines. Yun? Yun, ang Department of Education. Ah, okay. Lieutenant, ito, Lieutenant Colonel Danilo Siyap, President Lyceum Alabang. Okay. Colonel Samuel B. Manzano, GSC, Deputy Commander Rescom PA. Coach, Ana Dulce Bianco, ang Project Lead Ched Sports. Colonel Arnel P. Bautista, INF, Assistant Chief of Staff for Reservist and Retirees Affairs. Ayan. And Captain John De Villa, GSCPN, Chief of Manpower Development Administration. Hello. By the way, may congratulate kay Peter E. Nag-donate siya ng chicken. Jan, saan yun? Tsaka yung toasted bread, marami din. Tsaka, parang gusto ko yung toasted bread. Bihon. Thank you very much. Support sa ROTC Clothing. Ayan. Peter Uy. Okay, ito naman ang Philippine ROTC Games. Nagkaroon ng games, meron ka ba nito mga kopya? May coverage tayo. Okay. Video. So, of course, andyan ang national anthem nila na pinamunuan ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. O, sige nga, tingnan natin. National anthem. Sa opening ba to? Okay. Okay, ayan yung Philippine ROTC Games 2023. Ang sabi, tibay at galing, pagyamanin, suportahang palarong ROTC natin. Sa Rizal Coliseum yan. Mm-hmm. Ayan, maganda-ganda yung kuha mo dyan. Please raise something for the ecumenical prayer to be officiated by Major J. U. Sulgaman, Chaplain Service, Philippine Army, Uslan Musanangal, Mo Imam, Masidolo Man, Radical, Tagig City, and Reverend Marquis Petonyar, Superintendent, Northern Philippine Conference of the Methodist Church. Sabi nga natin na Philippine ROTC Games. May palaro sila, no, di ba? Ito ay ginanap sa Ninoy Aquino Stadium, Rizal Memorial Sports Complex sa May Malate, Manila. 2 PM. Oo, ito yung October 14. Ayan, di ba? Yan.
Ayan, masaya, o, diba? Yan ang ganyan, mga ganyan-ganyan. May award sila, mga gold, medal, yung bronze, ganyan. At syempre, sabi nga, ang nag-welcome remarks niyan ay ang TUP Greyhound. And dance, meron ba silang dance? Sige nga, tingnan natin. Si Tol. awardees. Yung mga awardees, siya magbibigay pala. Ano, di ba? So, yan. Ang laka, ang tangkad nun. Sige, si Bak. Oo. Andyan, Richard Bachman. Oo, yan. Honorable Richard Bachman, ang chairperson ng Philippine Sports Commission. Tapos, National Defense. Yung mga Miss... Ayan naman yung mga Miss ROTC. Marami sila. Oh. Sige nga, tingnan natin. And the second runner-up for Miss ROTC 2023, Miss Briana Eliona S. Borromeo from De La Salle University. Wow, De La Salle. Palakpakan naman natin mga Miss ROTC 2023. Once again, from SMC University. And from De La Salle University. And now, for the awarding for the Philippine Air Force for basketball, our bronze medalist is none other than Central College Manila. Central College Manila. Central. Okay, so this will be awarded by Dr. Julieta Embaraz, ma'am, together with our chairperson for the Philippine Sports Commission and Honorable Francis Tong and Zong. Yan ang kabuuan ng ating ano, tibay at galing pagyamanin, suportahan palarong ROTC natin. At kasama dyan yung mga awardees at may mga nagbano pa na mga senators natin, ano, di ba? Sobrang saya. Thank you very much, Senator. Yan, nagbigay din sila ng mga certificate of appreciation and then nagkaroon ng handover. Sergeant Poros. Kilala ko yan. Kay Colonel Ga. Kay Colonel Ga. Thank you very much. Sinuportan na sa ating program. Yan. Kasama naman natin yan dati pa, di ba? Sino pangalan nun? Si Poros ba yan? Lagot ka. Si Colonel Ga. Si Manuel. General Manuel. Okay. Mga sa susunod po, iayos pa rin natin. Ano, papakita pa rin natin yung nangyari na yan. Oo, kasi gigita sa oras. Okay, napakarami ng mga activities, ano, di ba? Sige. Ayan, yung mga dumalo, si Doroteo. Ayan, ang mga dumalo, si Brigadier General Doroteo Jose M. Halandoni. Asek Henry A. Robinson. Yun. Sino yan? Yung Yusek Pablo M. Lorenzo. National Defense. Ayan. Next, Honorable Francis Toll N. Tolentino. Richard
ito si Honorable Richard Bachman. Siya yung ano, siya yung pinaka-head ata dyan, ano, diba? Para Olympic Committee. Siya ang chairperson ng Philippine Sports Commission. Ito sa Department of Education. Si Dr. Julieta M. Paras. Yan na, sa Higher Education Deputy. Mm-hmm. Si... MJ, ano ba yung Major General? Oo, katabi ni Colonel na. Major General Romulo M. Manuel Jr. Yan, si Senator. Naiinis sa'yo si Senator, tingnan mo. Di ba? Lumalayo sa'yo eh. Kasi kinukulit mo eh. Ayan, okay. Yan mga upuan nila. Yan. Sa GMA. Ito, sa GMA. Di ba naman suot ID mo? Dapat susutin mo. Yan. Ito 'yon, yeah, 'di ba? Yeah, una po. Yeah, si ano, Veterina. Nasaan dyan ito? Philippine ROTC Games. No, galing ano, 'yun ang maganda. Yeah, 'di ba? Thank you very much to Kenan ka. Yan. At syempre, thank you pa rin naman saka kaya. Saka nilutan na yung si yung PIO nila. Kalimutan ko na sino ba yun? Thank you very much. Si Doy, okay. Si Doy. Si Doy. Oo. Si Doy, si Doy. Thank you very pero, much. Pero hindi, ang sinasabi natin, sumisikat na doon. Dati wala namang mga ganyan-ganyan. Oo eh, nga. Eh, kaya sabi ni Kenner ka, thank you very much support mga Philippine Army program. At syempre, ayan ang Philippine Army, ha? Diba? Yeah, thank you very much to Deputy ng Department of National Defense. Support na niya ang program natin. Mm-hmm. Si Lorenzo. Okay. At syempre, sino mga pasasalamatan mo? Pasalamatan na natin at medyo konti na naman tayong oras. Magse-set schedule na text sa atin ang PIO ng Philippine National Police, si Jim Pajardo. Hiningi okay, PIO. Letrato mo, hiningi na lang. Okay. Makiset siya na pasok sa program. Saka ang LTO. Si Bigor Mendoza nag-text din sa atin. Okay. Sige. Yan, mga magaganda ang ating makakausap din eh. Ano? Thank you very much kay Police Lieutenant CIGG PIO si Colonel Marisa Bruno binigay for the first time na ito. Hirap hanapin yan eh. Ang hirap hanapin mga PIO kasi maraming trabaho. Totoo. Maraming. Thank you FBI natin. Si Ayan. Dick Suarez. Ah. Okay, sige. At si ating PNP Chief. PNP Chief si, sino ba yun? Kalimutan. Acorda, Benjamin Acorda. Eh, saka congratulations to the bagong WPD General si Rizalino Ibay. Sino naman yun, sir? Yan ang dating sa station nga. Yan ang giging... MPD headquarter ng MPD dito sa may ano ba yan? WPD. UN, siya kasi nakapunta na sa Campo Crami si General Dizon. Okay. Kaya congratulate kay Rizalino Ibay. Yan. Bagong next time makukunin natin at to Pilipinas, thank you very much. Kasi hindi ako napunta kahapon eh kasi punta ako Baclaran eh, hindi nakabot. Okay, so maraming salamat sa atin. Thank you very much to Arvin, Peter Uy, siya nag-sponsor program natin at High Precision ang Philippine Airline. Okay, at maraming pong salamat. Thank ito you. Po ang Yuling God Fenny Codemus, ang alan po ng ating mga nakasama rito kanina. Maraming pong salamat thank sa inyo. You. At syempre, paalam ko na, Chinoy. Oo, thank you very much. Sana supportan ninyo ang program namin. Kung meron kayong mga opinion, text nyo kape. Kung anong makakamali namin. Sana supportan ninyo ang program namin. Thank you. At syempre mga paalala muna mula sa ating himpilan. Kami po yung nagpapaalam. Thank you. High Precision Diagnostics is not just any lab. It is a diagnostic laboratory that is at par with international standards. There are over 20 branches and more than 1,000 medical professionals and staff. It is the biggest and the leading laboratory that elevates the standards of the industry. Catering to 5 million tests per year. They value constant and continuous improvement in their systems and focus on the quality of their results. Because everybody deserves high quality healthcare.